So, good day guys. Ayan, for today, meron tayong gagawin. Ito ay tinatawag natin na DIY foaming machine. So, yung gagamitin lang natin dito mga paps, mga mams, is itong hand dish sprayer. So, makikita nyo po ito ngayon sa palengke. Marami naman pong binibenta nito kasi, yun nga, during quarantine days, yung mga checkpoint, nagre-require sila ng ganito para sa mga motor na papasok sa mga barangay. So, nilalagyan nila ito ng mga chlorine o di kaya mga antibacterial na mga chemical para naman matanggal yung mga impurities sa mga papasok. So, ngayon mga paps, mga mams, without further ado, gagamitin natin ito para gawin nating foaming machine. So, meron lang tayong konting modification na gagawin. Kasi nga, kapag ginamit natin ito, ipapakita ko sa inyo yung sample nung hindi pa natin siya na-modify. So, gagamit rin tayo ng motorcycle shampoo or kung wala naman, kung trip nyo, meron din tayo mga dishwashing, liquid soap, so pwede rin yun. Pwede rin kayong gumamit ng shampoo, if trip nyo talaga, meron din kayong shampoo dun, o di kaya yung powder na sabong panlaba. So yun na nga, try nating lagyan ng ito motorcycle shampoo nang hindi pa natin namumodify. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung magiging resulta. So ito na nga mga paps, mga lams, bubuksan natin. So makikita nyo naman sa ilalim yung mga components niya. So ito. So hindi pa po ito namo-modify. So konting modification lang naman yung gagawin natin. So maglagay lang tayo ng motorcycle shampoo. Tamang-tama lang. Yung kalahati nga yung nilagay ko. So nasa sa inyo na rin yan. Lagyan din natin ng tubig. So wala kasi akong ibang paglalagyan. Ito lang. Shake-shake lang din natin mga paps, mga mams, no, para naman mag-mix yung motorcycle shampoo tsaka yung tubig. So, itatry natin ngayon sa motor ni Boss Alec. Bunga nga mo! joke lang pala. Dun sa motor ko. So, ipump lang natin ng maayos mga paps, mga mams, no. So, hanggang sa tumigas siya. Pero kung good time. Para magkaroon naman ng hangin. So, ang purpose po nito mga paps, mga mams, no, dahil wala tayong budget na pambili, meron namang mga foaming machine talaga dyan, medyo may kamahalan nga lang. So, sa mga makaka-afford nun, walang magiging problema dun. So, sa atin dyan, sa mga gustong mag-DIY, pwedeng-pwede po. So, itry na po natin. Ayan. Nakikita nyo naman, medyo madumi na yung motor ko. Try natin. So, parang wala nang magiging gulay. Yun. So, yan lang yung nagiging resulta niya. So, itry naman natin yung na-modify na natin. So, yung gagamitin lang natin mga paps, mga mams, is pangbutas. So, napili kong pangbutas is ito. Wala kasi akong mahanap na karayom kasi mukhang na-misplace ko. So, pwede kahit anong pangbutas. Yung iba nga, yung ginagamit nila is pardible. So, nasa sa inyo na rin yan mga paps, mga mams, yung kakailanganin rin natin ng sponge. O di kaya, scotch bright. So, nasa sa inyo na rin yan if willi kayong gumamit ng ganito. So, tanggalin lang po natin na dito. So, mapapansin nyo naman, meron pang mga bula. So, ang purpose po nito mga paps, mga mams, is dito tayo magbubutas. So, bubutasan po natin to. Papakita ko lang sa inyo ng malapitan. So, 1 inch po, galing dun sa tip. Yung dito, 1 inch. So, magbubutas tayo banda rito. Kasi yung purpose po ng butas, para naman magkaroon ng hangin yung hinihigop niya. Kasi purong tubig lang po yung hinihigop nito. Tsaka kung meron mang hangin na nakakapasok, napaka-konti lamang. So para magkaroon rin ng atomization, dito tayo maglalagay sa tip niya ng sponge or itong scotch bright. So, let's do this. So, 1 inch po galing dun sa tip niya, dun sa ilalim. So, mga banda rito. So, butasan natin. Pwede rin yung dagdagan yung butas para mas maraming hangin yung makapasok. So, yung sa akin is pwede rin natin lakihan. Yan. So, dito, okay na yan. Medyo dipinan lang natin ng konti. Yung iba, medyo marami-rami rin yung ilalagay nila. Yung sa akin is ito lamang. Yan. So, I guess, okay na yan. Yan lang sa so, trial and error din po ito mga paps, mga mams, no. So, nasa sa inyo na yan. If dadagdagan nyo ng butas kasi pwede rin konti lang yung bulana na ipoproduce niya. So, ngayon naman is yung dito sa tip. So, tanggalin lang po natin to dito mga paps, no. So, yan. So, makikita nyo naman. Yan. So, yung huhugutin natin is ito. Kinakailangan po natin itong hugutin para naman maipasok natin yung sponge. So, kapag natanggal nyo na po to dito mga paps, mga mams, no,
yun nga, yung iba merong gasket, yung iba naman is wala. So yung sa akin is merong gasket na nakalagay. Ito. So, tatry natin mamaya na hindi na natin lagyan ng gasket kasi meron namang ito nga, itong ilalagay natin foam. So, gagamit rin tayo ng plan. So, yun pala yung nakaligtaan ko kanina. So, tanggalin natin. Yan nga. So, hanap lang tayo ng kasya at saka yung tamang-tama lamang mga paps, mga mams na sukat para ilagay dito. So, ayun na po yung magsukat kasi yung iba is nakadepende na rin sa tip niya o sa nasol. So, yun. Gagamit tayo ng foam o di kaya itong scotch brite. So, yung iba is medyo yun nga. Pwede natin yan. Kuha lang tayo ng tamang sukat. Try natin itong scotch brite. So, I guess yan. Para magkaroon naman ng bubble effect. So, kinakailangan natin maglagay nito para mayroon tayong pang-automize. So, dito nag-create ng gula. So, mag-ingat-ingat po kayo mga paps, mga mams na sa pag yun nga, tatanggal nito, baka kasi matulad nito mayupi. As long as na hindi nayuyupi yung dito mga paps, mga mams, okay lang. Kasi ito naman talaga yung important, hindi sulinaw. So, ibalik na natin. So, yun. So, itry natin na hindi natin lagyan nito itong gasket. So, meron na tayong butas dito, tsaka meron na tayong ilagay na. So, napag-desisyonan ko po ulit na ibalik po itong basket kasi magkakaroon po ng leak. So, therefore, itatry na natin. So, yan na nga. So, meron po yung adjustment dito sa nozzle niya. So, yung sa akin is ito nga, naka-lock na po yung dito. So, nasa sa inyo rin is luluwagan nyo. So, itry na natin. Pump na natin. So, eto na nga mga paps, mga moms, no, ready na yung homemade o DIY natin na foaming machine. So, try na natin. So, yun, no? Napakalaki ng pagbabago kung makikita nyo naman. So, napakamura lang po nito mga paps, mga moms, tsaka simpleng gawin. Ayan. Napaka-easy. So, mas maganda talaga mga paps, mga moms, kung gagamitin natin is yung pang car wash talaga. So, since wala pa tayong car wash ng ilang araw, ayan. Ganun lang po yung pag-DIY ng foaming machine. So, para kayong nag-airbrush mga paps, no? So, para talagang nasa car wash. So, yun po yung nag-create ng foaming effect. So, naka-base na rin yung kapal ng foam ninyo sa type na ginagamit nyong dishwashing soap o di kaya sa motorcycle shampoo. So, that would be pretty much it mga paps, mga mams. At isang napaka-ikling shout-out. So, before we end this vlog, mga paps, mga mams, shoutout nga pala ako kay Eddie Labastida. Ayan, shoutout sa iyo, paps. So, yun na nga. At saka shoutout din ako kay Romelo Dinas. Ayan, shoutout sa iyo. So, isang napakalaking shoutout din kay Delan Channel. Ayan, Sir Diuven. Ayan. So, yun na nga, mga paps, mga mams, isang update nga lang din pala sa giveaways natin. So, maybe mga next week na natin ipapa-shipping lahat-lahat. Kasi yung ibang mga minessage ko, hindi pa nagre-reply. So, mas makakamura kasi tayo kapag maramihan. So, without further ado, napakalaking thank you nga pala sa mga sponsor natin dyan. Isang napakalaking thank you sa 3N Printing Services, tsaka kay Bendix Art, at tsaka sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. So, ride safe, stay safe, you know the drill guys. God bless. Peace out.